makeup mang ibigay ni Aurora ang katahimikan at pagkakaisa ng mga tao sa Northern Vale. Ngunit sa di inaasahan, isang grupo ng kalaban ang bigla na lang umatake na naging dahilan kung bakit naputol ang kaliwang kamay ni Aurora. Kaya ating alamin ang naging buhay niya sa lugar ng Land of Dawn. Pero bago ang lahat mga kamarbs, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa bagong upload natin. Listen to the sound of snowing. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ng mga taong nabubuhay sa lupain ng Land of Dawn ang misteryosong pangalan na Aurora. Matatandaan na ang pangalang ito ay nagtuturo pabalik sa nangyaring kaganapan sa huling milenyo, 1,000 taon na ang lumipas. Sa panahong yon, ang lupain ng Bukang Liwayway ay malapit ng mahulog sa katapusan, nadala ng nakakagulat na panahon. Naglipa na rin ang kampo ng kadiliman sa mga araw na yon at mistulang ang mga ito'y nagtatago lamang sa mga anino. Sa muli, ang dakilang sinaunang imperyo ng Armenian ay napalibutan na ng iba't ibang panganib. Isa man si Aurora sa kinikilalang pinakamalakas na salamangkero sa kasaysayan ng Land of Dawn. Ngunit hindi lamang taglay nito ang pagiging biyasa sa paggamit ng yelo, kundi isa rin siyang orakulo na may kakayahang humula sa mga pagbabantang mangyayari sa hinaharap. Si Aurora ay kakaiba sa lahat ng mga salamangkero dahil sa kadahilanang siya ay ipinanganak sa pamamagitan ng isang bagyo. Di lamang siya isang tagabantay sa lugar, kundi isa rin siyang tagapangalaga sa buong Frozen Sea. Sa kapanahunan ni Aurora, laganap na rin sa buong Land of Dawn ang panghahasik ng kasamaan ng mga Dark Abyss. Kumalat pa nga ang mga sabi-sabi na ito ay kakalat muli sa buong lupain. Pero ang pagbabantang ito ay di man lang nakaabot sa napakayelong lugar ng Northern Vale. Lahat ng mga tao sa lugar ay natatamasa ang katahimikan at pagkakaisa. Alam ni Aurora sa kanyang sarili na hindi ang mga abis ang gagawa ng kaguluhan sa kanilang lugar, kundi ang nasa karagatan at mga nilalang na galing sa ibang dimensyon ang bubulapog sa lugar nila. Gaya ng mga sinalita ni Aurora, nagkakatotoo nga lahat ng ito. Sa isang pagkakataon, ang space-time rift sa itaas ng Frozen Sea ay nagpakita ng isang palatandaan. Ito ay mahaba at makitid na parang peklat na sumasaklaw sa kalangitan. Ang bagay na to ay matagal nang umiiral, taon na ang nakalipas. Nagsimulang lumutang ang bagay na to simula nung sumabog ang Twilight Orb na ginamit ng sinaunang lahi. Walang sinuman ang nakakalapit dito at wala ring nakakaalam kung ano ang patutunguhan ng bagay na to. Tanging si Aurora lamang ang matyagang nagsusubaybay upang mapaghandaan ang gagawing atake at banta galing sa ibang dimensyon. Lumipas ang mga taon, karamihan sa mga tao ay nalimutan na nila ang patungkol sa bagay na ito. Wala na silang pinapakitang kumpiyansa at tila parang normal na lang ito sa kanila. Di nga naglaon ang space-time rift na to ay bigla-bigla na lang gumana at nakita ng mga tao ang di pangkaraniwang nilalang na lumalabas dito. Lubang nakakatakot ang mga nilalang, kaya't doon ay nagsimula ng magkakaroon ng sobrang takot ang mga tao. Wala silang kaalam-alam kung ano ang pakay ng mga ito sa lugar nila. Kasakasama ng mga nilalang ang kanilang hari na may pangalang Zas. Si Zas ay matagal nang ginagawang mga gawaing nagdadala ng malaking kasiraan sa bawat lugar na inaatake nila, kasama ang kanyang mga lingkod na insekto. Uhaw na uhaw sa dugo ang mga ito, kaya't sa tuwing nakakapunta sila sa ibang dimensyon ay iniiwan nila ang lugar na puno ng pighati. Samantala, kahit nararanasan na ng Monean Empire ang unti-unting paggalugmok ng kanilang imperyo dahil sa laganap na ang kadiliman sa lupain, di pa rin sila nagdadalawang isip na magpadala ng mga bayani para tulungan ang lugar ng Northern Vale. Pinadala ng imperyo ng Monean ang isang masigasig at matapang na pinunong may pangalang Tobias. Hangad nila na masugpo ang kumakalat na nilalang, partikular na sa lugar nila Aurora. Ngunit sa kasamaang palad, dala na rin sa wala silang kaalam-alam kung ano ba talaga ang mga nilalang na to, mabilis na nalagasan ang hukbo ni Tobias sa maikli lamang na panahon. Malaking problema man ito para kay Tobias, pero nagpatuloy pa rin sila sa kanilang pakay. Sa oras na yon, malaki-laki na ang nagawang pinsala ng mga insektong ito sa Northern Vale.
sa pangunguna ng kanilang hari na si Zaz, bigla na lang napaisip si Tobias at nahulog naman siya sa isang pagkabahala. Dahil alam niya na di lamang sa Northern Vale mag-aasik ng kasamaan ang mga nilalang na to, kundi pati na rin sa Monean. Di rin naman nag-aksaya pa ng panahon si Zaz at binahan niya ng mga insekto ang lugar upang atakihin ang mga nalabing grupo ng kawal kabilang si Tobias. Sobrang nakakagimbal ang naging pangyayari. Inakala ni Tobias na yun ang huling sandali nila. Wala na silang ibang magawa kundi ang labanan na lang ang naglipa ng mga insekto, kahit na alam niyang kakaunti na lang sila. Nagsimula na nga ang kanilang digmaan at binuhos ng kawal ng Monean ang buong lakas nila upang sa gayon ay matalo nila ang mga ito. Sa kalagitnaan ng pangyayari, bigla na lang dumating si Aurora, dala-dala ang galit at paghihinagpis laban kay Zaz. Kinontrolan niya ang nagyayelong hangin upang maligas ang mga insektong ito. Doon ay nabawasan agad ang mga alagad ni Zaz. Malaking pagkakataon rin ito para sa panig nila Tobias at Aurora. Ang pagdating ni Aurora ay mahahalin tulad sa isang liwanag na sumira sa kadiliman. Nagbigay siya ng malaking pag-asa at lakas para sa grupo nila Tobias. At dahil naligas na ang mga insektong kalaban nila, sila naman ang gumawa ng pag-atake laban dito. Binagsakan ni Aurora ng mga naglalakihang yelo ang mga kalaban upang maubos ang mga ito. Sabay na nakikipaglaban si Aurora kasama ang magiting at matapang na leader na si Tobias. At habang ginagawa nila ito, di naman maiwasang nagkapalagayan ang dalawa. Nakaramdam ng ibang pakiramdam ang isa't isa na naging dahilan ng pagkatibok ng mga puso nito. Para kay Aurora, kahit na mawala pa ang kanyang kapangyarihan na pinagkaloob sa kanya, basta't makasama lang niya ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Nagkasundo rin naman ang dalawa na pagkatapos ng lahat ng to, at kapag natalo nila si Zaz ay magpapakasal sila at magsasama habang buhay. Magkasama mang nakikipaglaban para sa kabutihan, nagawa nilang maibsan ang kumakalat na mga insektong nakapaligid sa lugar, hanggang sa naubos nila ang lahat ng ito. Nakakakita ng malaking liwanag ang panig nila Aurora. Alam nilang wala nang kasamahan si Zaz dahil naubos na nila ito. Ngunit sa di malaman-laman, bago pa man magsimula ang pangwakas na digmaan nila, nagpalabas ulit ng mga insekto si Zaz at kinalat ulit niya ang mga ito. Gumawa pa siya ng mga harang gamit ang mga insekto upang di siya maabot nila Aurora at Tobias. Dala na rin sa gustong matalo nila si Zaz, gumawa ng pag-atake si Tobias at lahat ng mga harang na ginawa ni Zaz ay nilimas niya lahat upang di na mahirapan pang abutin ni Aurora ang kanilang kalaban na si Zaz. Sa huling yugto ng sagupaan nila, parehas ang dalawang napakitang gilas sa kaniga nilang mga kapangyarihan. Mahabang naging sagupaan ng dalawa at parehong magaling, ngunit sa di gusto ni Aurora ang tumagal pa ang labanan nila, inilabas niya ang kanyang panghuling lakas na kung saan ang kaliwang kamay nito ay napuno ng malakas na enerhiya na gumawa ng napakatalim at napakalaking yelo. Di na nga nakataka si Zaz sa mga oras na yon, at ang matalim na yelo ang tumusok sa katawan niya na naging dahilan ng pagkatalo nito. Mabilis na tumaka si Zaz kasama ang kanyang mga alalay. Dala-dala nito ang matinding sugat na natamu niya galing kay Aurora. Nakuha man niya ang tagumpay laban sa mapinsalang mga nilalang, pero ang kapalit naman nito ay ang pagkaputol ng kaliwang kamay nito dahil sa kapangyarihang inilabas niya. Isa pang nakakalungkot, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ay nalaman-laman niya na ito ay patay na pala dahil sa pagsakripisyo nito alang-alang lamang sa kapayapaan ng Northern Vale, at lalo na kay Aurora. Nung nalaman ito ni Aurora, doon na nagsimulang nag-iba ang kanyang sarili, tila di niya matanggap ang nangyari sa kanyang mahal na si Tobias. Napabayaan na niya ang kanyang sarili at mistulang, tulala at naging paranoid na ito. Naging maayos muli ang sitwasyon sa lugar nila Aurora, kaya't nung nabalitaan ito ng tagapamahala sa Magic Academy, pinatawag agad nila si Aurora para kunin nito ang posisyon bilang punong guro sa paaralan. Inutos rin ng imperyo ng Monean na dalhin ang katawan ni Tobias pabalik sa imperyo upang gawaran ito ng parangal bilang isang Hall of Valor. Dahil sa sinumpaang pangako ng dalawa, nagdesisyon si Aurora na tanggihan ang ginawang alok ng Magic Academy. Ayaw niyang mapalayo sa kanyang minamahal. Nalaman rin niya ang gagawing pagbabalik sa labi ni Tobias doon sa imperyo. Nagdulot ito ng malaking galit sa kanya. Gumawa siya ng malaking bagyo doon mismo sa kampo ng mga Imperial Knights para masira ito at makuha niya ang labi ng kanyang minamahal.
Simula nung nakuha ni Aurora ang katawan ni Tobias, bigla na lang itong naglaho at di na muling nagparamdam pa sa lugar ng Northern Vale. Mga ka-Marbs, thank you so much po sa pakikinig ng ating kwento. And mga ka-Marbs, don't forget to like our page. Andun po sa description yung link. And dadako na tayo sa ating shoutout portion. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night thinning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Live it right, that's the thing. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream. And I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just lose it. Have no shame, I admit it. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the-